Nung nag-call sa'yo kanina, interview lang. Sir, ayan si Sir Idol. Idol ko kasi yan, si Sir Randel at yan, si Magdalo magkapatid. Sir, ano pong mensahe mo lang sa mga gustong mga kabataan gusto mag-PBA? Kasi, di ba sir, galing ka na ron sa profesyonal na yun eh. Siguro, ano, siyempre, unang-una, kung talagang pangarap nyo na maging isang PBA player, kailangan maging determined kayo sa goal nyo na mapunta sa maging isang PBA player. Disiplina, huwag kayo magpupuyat, tapos siyempre, kailangan nyo mag-training. Training ng training ng training. Walang katapusan training. Kasi talaga, pag nag-practice ka, doon ka lang talaga gagaling. At saka, siyempre, lagi ka magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga natatanggap mong biyaya o kahit ano pa man. At maging masunurin tayong anak sa ating mga magulang. Pag yan inagawa nyo, walang imposible sa mga pangarap na gusto ninyo. Alright, so napakagandang mensahe, sir. Salamat po sa pagpaulak. Thank you, sir Yancy. Napakabait. So, shoutout kay Sir Yancy. Abot din sa wakas. Maraming daming tao. Si Yancy, andyan si Yancy. Dati napapanood lang natin sa TV. So, eto, si Yancy. So, alam ko si Randel yung utol niya bukas pa. May laro sa Matuya-Tuya, no? So, ito yung exhibition game. Napakagandang laban. Sobrang laki ni Yancy talaga sa personal, ano? Dati sa TV ko lang napapanood. So, yan. At talagang nanliliit yung mga kalaban.
So napakaganda ng pagkakataon nito na mapanood natin yung laro at napakaganda, napakahusay nito mga kakampi ni Yancy. Ito nga yung mga nakakulay dilaw, yan yung team na yan, ano. So ganda-ganda ng laban, sobrang ang laki ng napupulot ng moves, ang laki ng ang disiplinado nila maglaro. So napakaganda, pasapasa. Ayan oh, nakita nyo, pasapasa sila. Ang ganda ng set ng play. Pag nag-error, bawi kagad. So yan, napakaganda. Mga kumbaga talagang legend na to, itong mga player na to, ano. So yan, panoorin natin mga kaibigan at mapakita ko sa inyo. So sobrang laki ni Yancy. Grabe. Grabe, oh, ayun, oh. Ang laki ni Yancy. Easy basket. Grabe, napakaganda ng playing nila, no? Doon nilang maglaro mga kaibigan. Napasa-pasa sila. Uy, na-steal nga. Nadala ng nag-uulo si Yancy, oh. Thank you.
ilalim yan. Yun. Uy, Smurva terrible.
Siya yung coach ng team ng Matuyatuyata. Selection itong player na to. Sir, napakagandang laban ang binigay sa inyo ng mga veterana, no? Kumbaga ay legendary at isang karangalan na dito dinaos sa barangay Bayan ng Torreos, ano? Sir, anong masasabi mo dun sa naging laban at isang legend ka itong laro na to? So, napakaganda talaga ng laban. Hindi namin akala. Talaga, nalaki talaga. Talaga, expected namin manalaki. Kaya talagang, kumbaga,
mga kami talagang ganito lang. Diado talaga kami, pero ginawa namin yung best namin. Ginawa namin yung aming mga player. Talagang gila na kaya kasi malalaki. Yun lang ang masasabi ko talaga. Salamat sir, salamat. At sir, ka pala sa AK Villarreal TV, yung mga Tagalog Spinach, yung mga Parikoy. Kita-kita sa'yo. Yes. Ano masabi mo, anong pakiramdam? Masaya po, masaya ako. Dahil nakalabang ko sila sa ngayon. Natutuwa kami, galak na galak kami sa kanilang ginawa. Experience, masaya, masaya experience po. Ano yung mapapayo mo sa mga kabataan na gusto maglaro ng basketball? Sa mga kabataan, may papayo ko. Walang matanda, walang bata sa basketball. Kailangan natin magpalakas ng katawan, immune system. Ito hindi lang para sa paglalaro. Sa maging sikat ka, importante mag-exercise tayo at maging masaya tayo sa paglalaro. Ito yung mga kaalis ng stress. At itaguyod natin ang larong Pilipino at yan po ang kinalulukuhan ng mga Pilipino basketball. Bakit mo naisip ito? Bakit mo na-invite sila? Ano yung purpose? At salamat kay Boss Big dahil si Boss Big talaga ang pinakang head namin dito sa ano na ito. Ako lang palang nag-organize lahat. Lahat-lahat. Kumbaga sana sa tulong naman ng aking mga kasama dyan, si Kagawad J at sa tulong ni Boss Big. Kung wala si Boss Big talaga, naisip namin to para sa kasayaan ng Torrijos. It's a pride of our province and also a pride of our municipality, Torrijos. And also the pride of Matiatuya dahil for the celebration of Matiatuya fiesta, sa Pesta ng Matiatuya sa December 12. Paano nyo namimintin yung ganyan kagandang katawan and ganyan kagandang laro? Palagi po kasi akong nag-ensayo po talaga. Bawal po puyat, bawal inom. Lahat po ng bisyo, bawal po talaga. Kung gusto nyo po talaga maging athletic, yun po talaga yung kailangan. Maibabahagi mo, ano yung feeling? Maraming matututunan, lalo na sa mga XBB player. Lalo kay Yancy Dio Campo. Lalo na kung ito yung idol ko, si Ronnie Del Dio Campo. Idol yun, Gilas Pilipinas. Ayun lang. Alright, so kasama natin yung tinatawag na Yao Ming dito. Sir, matuya-tuya po. Oo, matuya-tuya. Alright, so sir, nakita ko kasi sa laro mo nung nakapasok ka, nakabasket ka, sobrang saya mo, sobrang tuwa. Anong pakiramdam na kalaro mo yung mga legend? Oh, syempre, tuwa-tuwa ako dahil legend eh. Nagtaas, mas mataas sa akin sa may... Hindi ko inakala na kung na makakashoot ako sa kanila, sa harap nila. Talagang happy, happy lang, happy. Alright, so maraming salamat sir. At alam ko hanggang pagtanda ay madadala mo yan, yung experience na yan. Maraming salamat sir, ingat ka palagi. Thank you sir. Thank you.